Kasi ang dami talaga nagtanong mula nung nagpahinga ako. Wild! Ano to? Wild! Sa kama? Lash material girl? Kabit nat? Cheater pa? Ano? Lagi talagang may kabit. Guys, mukha ba akong kabit? Bumalik ka, tapos ganyan yung mga assumptions nila. Kasungkis, ang laki na ng atraso ko sa inyo. Yes, ang tagal ko pong nawala. Namiss ko tong vlog na to. As in, namiss ko yung mga ganditong random vlogs na tinatawag. Sobra kong namiss. Pasensya na, ang laki ng utang ko. Ang laki ng utang ko dun sa mga backlog ko na mga content. And kung hindi ako nagkakamali, ang huli kong vlog ay nung April pa talaga. Kasi yung mga vlog ko nung May hanggang June, mga backlog ko na yon. So, yung talagang random vlogs, ang tagal ko nang gumawa ng random vlogs. Alam ko, parang April pa. So, I missed you, Kasungkis! Namiss ko to! Namiss ko yung ganito! Sobra kong namiss! And, yes! We're back for good! Unboxing kasi tayo, guys. And, nag-focus tayo dun sa ibang brand collaboration natin. And thank you so much for staying, Kasungkis. I missed you so much. Sobra kong na-miss to. Babalik po ang bagong Mami's Corner. The new version of Mami's Corner, which is the Mom's Talk. Ibabalik na natin po. And also, the unboxing vlog still. Nandun ang mga unboxing vlogs. Pero, more on Mom's Talk na po tayo. And, unboxing. So, and ayan nga po, nakita nyo po dun sa title natin, it's all about assumptions about me, ang topic natin ngayon. Nag-post ako dun sa Instagram ko at saka sa Facebook page ko at saka dun sa main account ko ng mga assumptions about me. Nasasagutin po natin. Actually, may kasama po dapat ako dito. Kasama ko yung isang friend dapat dito na magsasabi ng regarding dun sa mga assumptions about me. Kaso po, due dun sa conflict ng schedule, hindi siya nakapunta. Pero sinend niya sa akin yung mga assumptions about me na nakuha niya dun sa aking Facebook page. So, kung ano man yon, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe po and click the notification bell sa baba para updated kayo sa mga susunod nating mga vlogs. Okay. Andito guys yung aking notes or yung audio ko. So bear with me po kung dito po ako nakatingin banda kasi nandito yung aking laptop. Ayan, so nandyan ang details nung ating assumptions about me. So, we will start. So, yung first assumptions about me ay... ano daw? Maarte. Maarte. Paano maarte? Maarte kasi talaga ako eh. Maarte talaga ako. Maarte ako pagdating sa sarili ko. Sa mga anak ko, maarte din ako. Sa loob ng bahay, medyo maarte din ako. So, maarte. Maarte talaga ako actually. Next assumptions about me ay... ano daw to? Mataray. Mataray. Oo. Siguro dahil hindi pantay talaga yung kilay ko at masyadong mataas ata yung kabila. Lagi ako ng pagkakamalang mataray. So, mataray madalas. Oo. Pero, depende. May time na mataray talaga ako. Pero, try mong i-follow ako at i-subscribe. Hindi ako magiging mataray sa'yo. Char! But now, do check all my vlogs so makikita mo kung talagang mataray ako. Kasi normally, madalas ako nagsasalita on my vlog. So, pero, sa personal, talagang madalas yung first impression sa akin, mataray, ganun. Pero, mabait po ako. Char! Mabait po ako! Ayan. Talagang nanggaling sa akin na mabait ako. Anyway, next assumptions about me ay... kabit. Kabit. Alam mo, laging ganito. Laging ganyan yung... laging ganyan. Kahit na sa mga... yung mga... and ask me anything, lagi talagang may kabit. Guys, mukha ba akong kabit? Mukha ba akong kabit, guys? Or mukha akong merong kabit? Ano ba? Kasi, kung nalagang nanonood ka ng vlogs ko po, malalaman mo na hindi po ako kabit. Ayan, sasagutin kita. Pero, for more details or more updates,
pwede mong i-scroll or check mo yung mga previous upload ko or previous video ko, malalaman mong hindi ako kabit. At ang isang FYI, ang unang-unang in-upload ko dito sa YouTube channel ko, unang video na in-upload ko ay ang aking wedding video. So, hindi ako kabit, guys. Mukha ba akong kabit? O mukha ba akong pokers, guys? Ano? O mukha ba akong may kabit? Ano? Lagi kasing ganyan sa mga ask me anything. Kasi nga, meron kasi akong topic na mistress confession. Tapos yung thumbnail niya is kabit ako. So, feeling ko, baka ganun lang yung thinking ng ilan. So, ayun. Yun lang. So, I'm happily married, guys. Ayun. Ano to? Cheater. Kabit na tapos cheater pa. Ano? Kabit na? Cheater pa? Ano? Ganito pala pag magka-comeback, no? Merong, ano, may mga ganyang question. Cheater. Okay. Kung yung tinatanong mo is yung cheat, nag-cheat ba ako before sa husband ko? Yung mag-boyfriend pa lang kami, oo, nag-cheat ako before. Pero ngayong nung kinasal na ako, syempre hindi na, ayan. Pero may pagkakaiba kasi yung faithful at saka loyal eh. So, andun ako sa loyal. So, kung yun ang, kung ayun thinking, andun ako sa loyal. Pero, cheater before, aminado ko dyan, pero mukha ba akong cheater? Noon, mukha, kung hindi mukhang kabit, ngayon mukhang, naman cheater. Ano ba guys? Ba? Ano ba? Okay, so let's proceed dun sa another assumption about me. Ano to? Feeling dalaga. Okay. Hindi ko alam kung compliment ba yung feeling dalaga or negative bang siyang tatanggapin. And alam mo, wala namang kaso kung mami ka at mag-feeling dalaga ka na sinasabi mo or still, you're a mom and then, di ba, mukha kang dalaga. Kasi, ibig sabihin, naalagaan mo pa rin yung sarili mo, you still manage to take care of yourself, di ba? Fresh ka pa din, na para talagang dalaga. Kung nagpe-feeling dalaga ako at napapabayaan ko yung mga anak ko, that will be invalid talaga yan. So, invalid yan. So, kung feeling dalaga ako, well, the way I act, or the way na nagsusot ako ng damit, or the way nung personality ko is feeling dalaga, well, thank you, kasi na-accept ko yan as compliment. Para sa akin, kahit mommy ka na, you need to manage to take care of yourself pa rin, mommy. Kasi wala namang, hindi mo yan kailangan gawin para sa ibang tao. Gawin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Para kasi sa akin, yung pag-aalaga ko sa sarili ko, para yun sa akin, hindi para mag-validate or justify ko yung ginagawa ko para sa ibang tao. Alam mo, para lang magkaroon ka ng validation sa ibang tao. No, that's not my thing, guys. So, inalagaan ko yung sarili ko para sa sarili ko din. Ay, para sa akin mismo at para din mismo sa mga anak ko at sa asawa ko. Take it as a compliment, yung feeling dalaga. Pero, as much as possible, di ba? Medyo kasi may ano tayo eh. Pag sabi feeling dalaga, dalawa kasi yan eh. Pwede kasing negative in a way na feeling dalaga ka, in a way na napapabayaan mo yung pamilya mo, yung anak mo. Pero feeling dalaga ka din doon sa positive side na naaalagaan mo yung sarili mo. Still, you're managed to take care of yourself. Pero dapat, lagi mong iisipin that you're still a mom, diba? So, anyway, thank you so much kung yun yung assumptions mo about me. Ayan. So, next. Ano daw? Galante? Anong galante? Tamot ulo. Anong galante? Hindi ko masabing galante eh. Kasi minsan may pagkakuripot din ako. Pero, hindi ko masabi, depende. Galante ako sa pagkain. O, alam ko, galante ako sa pagkain, yun. Pero sa gamit, hindi. Parang, sa galante. Galante na lang ako sa food. So, more on food ako, ganyan. Kaya nga lalaki ng mga anak ko eh. Anyway, ano daw? Materialist, ano to? Materialistic / material girl? Okay, sige. Tasky! Material girl or material... Alam nyo, guys, hindi ako mahilig sa gadgets. Hindi ako mahilig sa mga latest gadgets. Hindi ako mahilig sa mga branded items, guys. Materialistic in a way, sa loob ng bahay.
Oo, doon ako materialistic sa loob ng bahay. So, yung mga gamit sa bahay, yun. Pero yung sa akin, yung tipong sa gadgets, o kaya mga bagay na alam kong hindi ko naman talaga kailangan. Hindi. No. Material girl kasi, di ba pag sinabing material girl, more on, bili mo ako, bili. Tama ba? Bili mo ako, bili mo ako, bili mo ako yan. Tama ba yun? So, hindi. Actually, more on ako, gamit sa bahay. Bigyan mo na lang ako ng mga gamit sa bahay or mas addict pa ako na bumili ng mga gamit sa bahay kesa dun sa mga ganong bag. Next! Ano to? Wild. Wild? Wild! Ano to? Wild! Sa kama? Dapat asawa ko sasagot niyan. Pero sige. Wild! I may say siguro wild. Oo naman. Kailangan natin yan, mamis. Kailangan natin yan, girls. Diba? Kailangan natin, may mga bagay na kailangan natin i-explore. So, I might say wild. Next, ano as next assumption? Perfectionist. Ano masyadong perfecto? Okay. Perfectionist slash masyado akong perfecto. Okay. Hindi sa masyadong perfecto ha. Nahirapan talaga magsalita sa race girl. Hindi sa masyadong perfecto. Gusto ko lang kung ano yung pinaplano ko, yun yung dapat masunod. Ano yung nakaset na schedule, kung ano yung dapat kong gawin for this day, or yung dapat kong gawin dun sa isang bagay. Kailangan lang siyang mangyari. Hindi man siya ganun ka-perfect, but gusto ko talagang mangyari kung ano man yung mga pinaplano ko, ano yung mga goal ko, ano yung mga schedule for this day, for that day, yung mga ganun. So, ganun lang ako. Tapos, pag may mga event, yun lang, medyo, ano lang ako, madetalye. Medyo madetalye akong tao, yun lang. Pero, perfectionist, noon ako ganun. Pero ngayon, hindi na. Nung nagkapamilya ako, hindi na, hindi. Parang ang ano, parang mas na-appreciate ko pa nga na may mga mistakes kasi minsan mas doon talaga tayo natututo. So, for me, it's okay. Hindi ako ganun ka-perfecto, guys. Before, aminado ko, before nung kadalagahan. Pero ngayon, keber kahit minsan may mali or keber kung magkamali tayo minsan. 'Di ba? So ayun. Disciplinarian. Yes, disciplinarian ako sa mga anak ko. Sa aming dalawa na asawa ko, ako yung namamalo. Yun yung totoo. Yung asawa ko tahimik lang yan, more on usap-usap lang yan siya, kausapin niya yung mga anak ko. Pero ako talaga yung may times talaga na namamalo ako. Noon ha, noon. Ako yung mas stricto kumbaga kaysa dun sa asawa ko. Ayun. Happy go lucky, happy go lucky, happy go lucky. Paano yung happy go lucky na sinasabi mo? Pero gusto ko lang nang laging masaya lang yung environment or masaya lang yung positive vibes lang lagi. Gusto ko happy happy lang. Kasi guys, masyadong maiksi ang buhay para magpaka-stress na tayo sa bagay-bagay. Alam niyo yung magpaka-toxic, alam niyo na. So ako mas prefer ko na happy happy lang lagi. Although hindi naman laging ganun ganun, pero mas ganun yung mindset ko, guys. So, mga friends ko, ayan, madalas happy-happy lang. Maingay nga. Actually, maingay talaga ako pagkasama nga sila. Kasi, mas gusto ko yung positive vibes lang, tsaka happy-happy lang. Kasi, wala. There are times kasi na, alam mo yon na, the more na nafe-feel ko na malungkot, actually, masyado akong affected. So, mas gusto ko na more unhappy lang talaga. Eto, YouTuber to. YouTuber tong nag-ask na to. Alam mo, YouTuber tong next na nag-ask. Na-demonetize ka ba? Yun talaga assumption niya, guys. Where? Na-demonetize ka ba? Sa YouTube channel ko to. Okay, guys. Kaya answer ko to. Kasi ang dami talaga nagtanong mula nung nagpahinga ako. Hindi ako na-demonetize, guys. Okay? Sadyang nagpahinga lang ako mula nung April. Kasi nga, due to my anxiety, okay, pwede natin itakal with my next vlog kung kaya ko na siyang ikwento sa inyo. Pero, talagang, kaya ako nawala for 2 months. Alam ko 2 months eh. Hindi ako gumawa ng mga ganitong klaseng vlogs. More on, ano nga ako eh, normally nga, wala na siya sa niche ko. Pag titignan nyo dun sa mga previous video ko, itong mga latest, wala na siya sa niche ko. Kasi, kailangan ko mag-rest.
And still, kahit kailangan ko mag-rest, kailangan ko talagang maging active on my channel. So, I'll keep uploading po mga videos kahit hindi na siya konektado dun sa niche ko, okay? Pero guys, I'm back na for good. Ayan. So, yan. So, kasi ang dami ng tatanong. Laging kaya minimessage ako, what happened, Mami's Corner? Hindi ka na gumagawa ng vlog. Ayan. So, yun lang yun. Due to my anxiety, guys, I need lang to rest. Kasi ang hirap po kasing mag-vlog, ang hirap gumawa ng mga videos, ang hirap gumawa ng content ng may tulad ako, mahirap po kasi sa akin sa part kong gumawa ng content nang meron akong pinagdadaanan. Kasi feeling ko hindi genuine yung mga lalabas kong mga opinion. So I wanted na gumawa ako ng vlog na nasa mood talaga ako, guys. Gusto kong magsalita ng opinion ko. Gusto kong makatulong sa inyo, mga mommies and mga kasungkis, in a way na okay ako. Kasi gusto ko rin, from here, gusto kong maramdaman nyo yung mga positive na mga positive advices natin. Sa panahon ngayon, di ba, mas appreciative kasi na makarinig ng mga positive advices, right? Kung gumawa ng vlog, nang nasa mood muna talaga ako, guys, bago ako gumawa ng mga mom's talk ko and even yung mga random vlogs ko. Kasi gusto kong mas ramdam nyo na okay ako kaysa pilitin ko yung sarili kong gumawa ng isang content or vlog, then wala naman ako sa mood. Kasi for sure, mararamdaman nyo yun. For sure, mararamdaman nyo yun. Ang hirap, para kasi sa akin, mahirap pikein yung nararamdaman ko when it comes dun sa magbibigay ako ng advices, ng tips, and then I'm not okay. Diba? So, kailangan ko munang i-fix yung sarili ko bago ko magbigay ng mga opinion, ng mga advices, ng mga ideas sa inyong moms or mga kasunkis. And ngayon, okay na po ako. So, thank you so much for all the prayers. Thank you so much sa lahat ng mga lumalaban kasama ko. Shout out sa lahat ng may anxiety na pilit nilalaban talaga yung battle nyo everyday, na yung mga everyday battle nyo, hindi talaga biro. Right? So, ayun. So, I think this will end our assumptions today. Diba? Yung bumalik ka, tapos ganyan yung mga assumptions nila. So, anyway, thank you so much for staying, Kasunkis. Abangan nyo yung mga susunod nating mga vlogs kasi meron akong mga hinanda sa inyong mga content na alam ko talagang karamihan doon ay talagang nire-request nyo na gawin natin. Meron po akong mga atrasong content na naghang na siya actually. May mga part 2 na dapat nagawa ko na kasi hindi ko pa nagawa. So, sorry talaga. Gagawin ko na talaga siya ngayon, soon. And hopefully po, abangan nyo yung ating mga Moms Talk kasi magaganda at talagang new versions of Moms Talk ang pakakaabangan nyo po sa pagbabalik ni Mami's Corner. So guys, do not forget to like, share, subscribe, and click nyo po yung notification bell dyan sa baba para updated ka sa mga susunod nating mga vlogs. And thank you so much, Kasunkis. Stay safe, everyone! Bye!